Okay guys, ito po yung ating coin. Tingnan muna natin, no. So dapat ya makilatis muna natin po. Alam nyo kasi guys, sa edad nito, no, year 1981, eh napakaganda pa ng condition nito guys. Meron kasi lumabas dito sa mga 5 centimos na ito, no guys, may common at yung tinatawag nilang mint na Franklin mint, no, FM guys, no, may proof at merong special uncirculated, no. Pero ito sa coin na itong ating hawak, eh hindi ako sigurado eh, kasi itong mga proof coin, kasi pag sinabi mga proof coin, eh meron po yung certificate, no, na mismo na nanggagaling doon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. At ito yeah, so nakikita nyo, no. Alam nyo guys, itong mga barya na ito guys, nung araw eh guys, nakakabili na ito ng puto seco, di ba? Nung araw din, natuto rin ako mangupit eh, makabili lang ng puto seco. So ayun eh, sino bang hindi natutong mangupit yan, no? Kaya kasama sa ating paglaki, no? At alam naman natin na syempre mali yan, at naitatama na natin habang tayo ay tumatanda. Okay, ito, zoom lang natin guys, no. So nakikita nyo yan, yung katabi ng star na yan, kabila ng star nyan, eh, no, left and right, at napapagit na yung year na 1981, di ba guys? At yung katabi nitong star sa may kanan, ayan po yung mismong initial ng FN. So ayan po yung isang palatandaan. Kaya check nyo ang inyong mga 5 centimos, mga meron kayong katulad nito guys, no. Ayan po yung FM mint, no. At ito pong 5 centimos nito, ay ang kombinasyon po nito ay 1981 A+1, dahil po dito sa marking na ito. Ayan, yung pong merong araw, kapag mahaba po yung linya na yan, na malalim na yan, A+1 po ang variation yan. So ayan guys, ano, then ngayon naman punta tayo sa end at ni Mista. Yan, 5 centimos ito. At yung year na example dito is 1981 pa. Pareho ng ating coins guys, no. Ayan yung years nya, 1979 to 1982. Composition, brass, and references, KM number 225 na ginagamit kapag mag-listing sa eBay or any form of online selling, no. Pwede po natin gamitin yan doon para magbenta. Then, tapos yung mint niya, ito yung sinasabi ko kanina, the Franklin mint. Yan. So yung ating coin ay may FM Franklin mint po ang tawag doon, no? Napagkamala ko pa nga dati na Ferdinand Marcos siya, you know. So, ayan, comments nandyan. Tapos may Ubers na tinatawag, Daya 1, 2, and 3 guys. Reverse niya, merong yung 1981, yung ating hawak ay may Dai A and B. Ayan, no, sa reverse, 1981 yung sinabi dito eh. So ayan yung ating gagawin guys, syempre. Ayan, at yung ating hawak na sinabi ko nga kanina, yung combination niya ay 1+A na 1981, dahil doon yung may araw na pinakita ko kanina, di ba, yung nasa gitna, mahaba siya. So ang combination niya 1+A 1981. Then punta tayo sa years. Ito, set natin 1981 guys. 1981 yung nasa unahan, yung BSP, yan po yung common na 48% dito guys. Yung BSP, pag sinabi nga 1981 BSP, meron po yung makikita kayong BSP na nandoon sa ilalim ng pangalan ni Melchora Aquino. Makikita nyo lang po yun, BSP sa kanyang reverse, no. At to, pag sinabi ng mga 1981 FM, katulad nito nga sumunod, yung proof coin guys, 1981 FM proof, at napakakunti lang, may kita 1,000 lang yung example eh, 0.7% guys. Ayan. At nga nang tulad niya sabi ko kanina, yung mga proof coin na yan, sa aking pagkakaalam, meron po yung lalagyan, meron po certificate yan, naka-blister pack po ang mga yan, ano. Di ko lang sure sa taong mga ito, or baka nga may lumabas sa sirkulasyon eh, kasi wala na tayo mapagkuna ng impormasyon. Pero guys, ano, kung meron kayo dyan at marunong kayong tumingin, maaring isa ang hawak ninyo, no, kung hindi siya BSP at
Franklin Bean siya, ay maaaring isa po yan dito, maaaring apropian or special uncirculated itong 1981 na pangatlo. Yung mas mababa sa lahat, 0.6%. So, mas malaki ang chance na aking pong hawak ay special uncirculated po yan. So, nakita naman niyo po yung kondisyon, di ba? Napakaganda, napakakintam. At kung pag-uusapan naman natin po ang value niya, yung presyuhan niya, kung ibibenta, no? Bukod sa kanyang face value na 5 centimos, guys. Di ba? Dati pambili lang ng puto seco. Pero pag ganyan ang ating coin, guys, eh, para sa akin, maituturing na nga po yung rare coin na po ito, old coin na rare coin pa, at napakaganda nga ng kondisyon. At ngayon, guys, hindi lang puto seco ang mabibili niyan. Baka sa aking tansya lang, kung bibigyan natin ng value itong mga ganitong klase ng coins, eh, lilibuhin na po ang mga value niyan. Yung akin lang tansya, guys, no? Nasa 1,000 na po ang value nito, guys. Rare, di ba? Kaya kasi sinabi ko kanina doon sa thumbnail, ha? Di ba? Old but gold. So, hindi siya literal na gold, no? Huwag po tayo nga, baka sabihin nyo naman, di naman ginto yan, no? Huwag po tayo magpakaisip, bata, ano? Ano po yun, eh? Old but gold, kung ating pong iintindihin. Ang ibig mo sabihin nun, guys, no? Kung meron ka pong isang bagay na napakahalaga sa'yo, matanda na siya, no? At bibihira na lang, guys, no, napakaganda ng isang bagay or antique, no, napakahalaga. So, pwede po nating may apply yung salitang old but gold. So, ibig sabihin, napaka-valuable nitong coin na ito. Alright, guys. So, ayan na po, no. Doon po sa mga sumasang-ayon, siyempre dito sa ating content ngayon, guys, mag-comment lang kayo upang makipagpalitan tayo ng mga kuro-kuro, no. Guys, at doon naman po sa mga hindi sumasang-ayon, bahala kayo sa buhay nyo, no? Basta po ako nagbibigay ng impormasyon. Kung hindi nyo ma-appreciate, so be it. At doon sa mga appreciate, pagpapalain po kayo kasi meron po kayong nadadampot na kahit na papaanong impormasyon sa ating maliit na channel, no? Ayan, so maraming salamat, especially sa mga members, guys, no? Members natin na nandyan lang, at huwag po kayong mag-alala. At may mga inaasikaso lang, at tayo po ay magkikita-kita rin, at ayusin natin yan. So, mga regular viewers, no, maraming salamat din sa inyo. Subscribe na po sa mga baguhan dyan. At next time, God bless you all po. Out na tayo.